So ayun na nga guys, welcome back sa aking channel at ngayong araw ay mag-react tayo sa bagong kanta ng BGYO na Tumitigil ang Mundo. So itong kanta na to, hindi na ito yung unang beses na maririnig ko. No? Kumbaga first time ko itong narinig noong Tugatog. Pero itong music video, ngayon ko lang ito mapapanood. So ayun lang naman, wala naman ako iba pang kwento. No? So start na natin. Saan nakaupo si ano? Si Jello? Langit, lagi pakiramdam kapag ikay kasama. Bilibin man o pigilan ka't ang nararamdaman. Mas madali na aminin yun, di na pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na ka. Galing niya ako, no? Ang ganda ng boses niya. Gago na iiwan. Hindi siya na ama. Ayun. Favorite ng BGYO yung mga ganong balik nga natin. Ay, yung mga ganyan, favorite nila yan. Ilang beses nilang ginagawa yan kahit sa mga nakaraan nilang music video. Hindi ko alam kung yung tawag dyan. Basta para siyang ano, para siyang dalawang magkaibang shot. Pero same subject, tas magkaiba lang ng lugar, parang ganun. Same subject, same movement, pero magkaibang lugar, ganun. Kahit sa ano, sa The Light ata yun, sa The Light parang ginagawa rin nila to, itong style na to. And, I mean, hindi naman siya sobrang ano, hindi naman siya sobrang pangmalakas na effects, pero para sa akin, ang lakas ng dating ng ganitong mga edit. You know how it is. Okay. Natin. Let's go.
sa isang between. Di ko pa rin kaya alisin ang tingin sa iyong ningin. Hindi ko maiwasan dahil ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin na. Pigilan man ang marami, andito lang palagi. Sa aking mundo ikaw nagmamayari. Madami na kakalimutan. Si Nate pre, nagwawala na naman. Galing sumayaw na ito ni Nate, ano? I mean, ano, parang, I mean, lahat naman sila magaling, sila lima, magaling silang sumayaw, no? Pero pag si Nate na yung bumanat, pre, pag si Nate na yung nung sumayaw, tang ina, lupit. Lalo na nung ano, nung tugatog, pre, galing ni Nate, hayop, bakit ganun? Okay na pala, sorry. Ano ba to, guys? Ano ba to, like, para ba tong ano, sponsored ano? Sponsored video, ano? Kasi parang pino-promote yung EK eh. Tapos bilang ito, kahit din dito sa baba, ayan o. Ah, bilang din yung EK. Hindi ko alam kung ano, kung parang pino-promote ba nila EK or sponsored video ba to or something na talagang dito lang nila trip mag-shoot na. Pero, alin pa man doon, siguro ano, isa sa mga bagay na gusto ko sa DJYO ay yung kanilang pag-i-edit. Kasi sobrang linis nilang mag-edit. Kung titingnan mo sa mga nauna nilang kanta, sa mga nakaraan nilang kanta, yung mga kung ano-ano mga effects na nilalagay nila ay malinis yung pagkakagawa, malinis yung pagkaka-edit. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin or hindi mo pwedeng isipin na corny, baduy, hindi malinis, gawang elementary, ganyan. Hindi. Kasi talaga, ano talaga, pulido yung mga gawa nila. And, ano din naman, I mean, pero itong kanta na to, hindi naman totally punong-puno ng mga visual effects, no? Pero okay lang kasi, ano, bawing-bawi naman sa camera, ano, sa camera movements. Balikan natin yung kay Jello. Teka, saan ba yun? Ito ata yun eh. Teka. Diba pre, ang linis nung parang pag zoom in zoom out ng camera. Diba, alam mo yun? Ito. Isa pa. Diba, mga ganun pre. Linis. Kasama ka. Isa pa napansin ko sa BGYO, madalas sila nakapolo. Kahit pa kunwari may mga mall show sila, or para mga guest performer sila, madalas sila nakapolo. Pero ano naman, I mean, hindi ko naman kine-question yun. I mean, bagay din ang mga sa kanila, no, na nakapolo. And kung sakaling dun sila komportable, di ba? So, bagay natin yung sa kanila. Kasi syempre, magpo-perform sila, ilang minuto na lang suit yun. So, kailangan talaga komportable sila sa damit na gamitin nila once na nagpo-perform na sila. And malay natin, kumbaga, sa polo sila komportable. Ano pa ba? Yung mga transition din maganda, tulad nitong yung sa may rides na gumaganon-ganon. Yung sila Mickey ito. Kasi yung pagbabang ganon. Nilipat na kay Jello. Ayun lang naman, yung overall na
overall na itsura ng music video ay malinis naman. May mga visual effects na maayos yung pagkaka-edit, maganda yung pagkaka-edit, pero hindi naman totally sobrang daming visual effects. Pero again, okay lang kasi bawing-bawi naman sa mga camera movements. At sana yung mga ibang P-pop groups, no, mapanood to. Kasi pre, yung sa iba kasi mga P-pop groups, pre, parang alam mo yun, parang hindi naman maximize yung camera, parang yung camera nakalagay lang sa isang pwesto, tapos yung mga members na yan, kaya perform lang kayo, sayo na kayo dyan, parang ganun. Itong BGYO, pre, yung paggalaw lang ng mga camera, sobrang solid na. Okay. So ano pa ba? Ayun lang. And siguro sa overall din na music video, parang makikita mo naman na talaga nag-enjoy sila. Kumbaga nag-shoot sila ng music video, pero at the same time nag-enjoy sila. Kumbaga, ito yung isang halimbawa na talagang pag gusto mo yung ginagawa mo, is maganda yung naging output, maganda yung kalalabasan, di ba? So, ayun lang, at ano pa ba? Kasi wala na kasi yung maisip na para bang parang wala na akong ibang masuggest na parang vibe or concept ng kanta para sa BGYO, kasi feeling ko marami-rami naman, kumbaga pa rin silang alamat na nag-explore, diba? Diba? Meron na silang The Light, tapos The Baddest na sobrang lupit na pagkaka-edit, tapos nag-anon sila, meron na silang Kundiman at mga iba pang kanta, no? Kumbaga hindi rin sila takot mag-try, mag-experiment ng iba't ibang mga concept. So sana ituloy lang nila yun, no? So ayun lang, dito ko na i-end tong video na to. At kung nagustuhan mo tong video na to, please like this video and mag-subscribe pa na rin sa aking channel para masaya. At ikaw, baka meron kang mga comments o anumang feedback dito sa kanta na to, sa music video na to, pwede mo yung comment dyan sa ating comment section. So ayun lang, maraming salamat sa panonood and stay safe.